kunin nyo, kabayan, malaking porsyento pa rin ng mga taniman ng palay, gulay at iba pang mga pananim ang hindi gaanong nagagamit sa produksyon. Marahil, isa sa mga dahilan kung bakit kapos ang Pilipinas sa iba't ibang uri ng produktong bukid. Tulad halimbawa ng sa bawang. Maraming sakahan ang pwedeng tamnan ng bawang na kung pagsisikapan nating maparami, hindi na tayo gaanong aangkat. At mawawalan na rin ng gana ang mga nagpupuslit ng nasabing produkto kung labis ang ating produksyon at mura ang halaga. At sa ibang produkto, kabayan, ganyan din ang dapat na maging patakaran ng ating pamahalaan. Sa kabilang dako, ukol naman sa pakinabang na dapat na makuha sa pananakahan at pangisdaan. Kung sisigla ang mga kabataan sa pagsasaka at tutulong ang mga kinaukulan upang mainganyo ang mga kabataan at lahatang bilang ng mga magsasaka, tunay na magsisilbing gulugod ang pananakahan at pangisdaan ng ating kabuhayan. Kung matanong kita, saan ka nagtapos ng pag-aaral? Sa Basi po, Bulacan Agricultural State College. Okay, doon sa pag-aaral mo, tapos ka na, no? Ano ang pinakalinya mo sa pag-aaral? Ang major ko po kasi animal science. Animal science. Apo. Doon sa pag-aaral ninyo, kasi palagi natin binabanggit at palagi namin pinupuntahan yung mga paaralan na yan, anong ilang porsyento, ilang bilang ng mga kabataan na nag-aaral doon o lahat ba sila ay nagbabalak na bumalik sa pagtatrabaho sa bukid, pag-aalaga ng halaman, pag-aalaga ng isda at mga hayop? Opo. Sa ngayon po sa Bulacan Agricultural State College, mas marami na po yung nahihilig sa paghahalaman at paghahayupan sa pag-aaral po nila ngayon. Hindi sila nababahala na baka maliit ang kita, malaki ang trabaho, sabi na nakakapagod daw, ano? Pero yung sa gagawin nila ay mas makatutulong sila sa kabuhayan ng Pilipinas. Mas malaki po kung ako po sa kanila. Dito na lang po sila luminya kasi po mas marami po silang kikitain dito sa paghahalaman, pag-aalaga ng baboy. At ano pa, kung maaari nga lang po yung mga kabataan din na mga nakatambay lang na kahit sa likod bakuran, magtanim sila. Opo. Hindi, ibig sabihin, yung mga itinatanim sa mga loob ng bakuran, pang ano lang, pang display o talagang kinabubuhay din nila? Ayun po, ginagawa na rin po nila kasing hanap buhay. Ting umaga, lalako nila, may kumukuha po sa kanila. Doon sa mga nag-aaral sa inyo, ilang porsyento naman ang papasok sa paghahalaman o kaya sa paghahayupan, o kaya naman, kung nag-uusap-usap kayo, no? Magkakaklase kayo, magkakaiskwela, at saka sa pag-aalaga ng isda. Okay, sa ngayon po, 100% po ang nahihilig ngayon sa mga paghahayupan, paghahalaman. Bakit daw? Bakit? Siguro po, nakikita nila na maganda rin ang kinikita ng mga magulang nila, kaya pinagpagpapatuloy nila yung nasimulan ng magulang nila. At sa iyong parte, nag-aalaga ka rin ng hayop? Opo. Mga anong klaseng hayop ay nanaga? Meron po ako sa likod bahay na manok, baboy, tapos po, nagtatanim din po ako ng talong. Yun naman po, pang kain-kain lang sa bahay. Pero yung hayop ang pinaka-mayor? Opo, baboy po. At may mga katulong ka naman dyan? Katulong ko. Nagtatrabaho ka? Katulong ko po yung biyanan ko. Inutusan mo yung biyanan ko? Okay. At nagkakaisa kayo sa pag-alaga ng hayop. Mga ilang ulo ng hayop ang alaga mo? Sa ngayon po, dalawang inahin tsaka dosing patiner. Okay. At maganda yan para sa, ano, wala ka pang asawa? Meron na po. Meron ka na rin. Ilan ang anak mo? Isa po. Isa pa lang. At sa palagay mo, makatutulong yan sa ikabubuhay natin? Nakakatulong naman po kahit pa paano. At ang agriculture, fisheries, nakikita mo pag-asa ng bayan natin yan? Pag-asa po. Pag-asa. Kabayan, ang kasagutan sa kasapatan at malawakang produksyon upang maging abot-kaya ng lahat ang bilihin, ito ang magsisilbing pananggalang ng Pilipinas laban sa illegal na pagpupuslit ng mga produkto. At sa tulong ng pamahalaan, maaaring kumita at maging maayos ang ating larangan ng pananakahan. At ang mga kabataan, magkakaroon ng dahilan upang pasuking muli ang nasabing sektor. Kabayan, ang mga kuntil-butil ng mga paalalang ito mula sa palatuntunang ating alamin.